Sige, papalit tayo ng brake master repair kit. Kasi yung issue nito is malalim yung preno. Tapos, pag binumba mo, magkakaroon siya ng preno. Ayan, pag ginapaka mo ganyan, karoon siya. Pero dahan-dahan siyang bababa. Ngayon, binuksan natin yung brake master. Ito yung nakita nating cause ng dahan-dahan niyang pagbaba. Ayan, medyo may mga damage na. May mga tear-tear na dito sa may bandang ano, likod ng rubber cup niya. Ayan, ito yung bago. Ayan. Ayan, second yung brand, 1 and 316 yung size na itong brake master repair kit natin. Yung master dito yung nagpalit kasi wala namang damage, makinis pa yung loob, makatipid-tipid. Ayan. Bago natin isalpak, pinabasain muna natin ng brake fluid, yung repair kit, pati yung brake master housing. Kaya ipasok natin bago natin ilagay. Ayan. Pag nagabi tayo, medyo paspin para pag sumabit hindi ma-damage. Direkta siyang papasok. Magkatalikuran yung repair kit niyan sa unahan kasi minsan kasi may nabibili namang rubber lang, rubber cup niya lang. Pag kinabit natin yan, may lock ito, may lock natin MM na tornilyo. Yan, may lock yan dyan, dyan yung sinasalpak, pinapasok. Susundutin natin yung piston na yan, itulak sa loob para kumalang dyan sa likod ng piston. Ayan, para hindi siya tuluyang lalabas. Ayan, itutulak ko yan. Ayan, itutulak ko ng screwdriver, didiinan. Ayan, isagad mo. Ayan, sagad. Pag nasagad natin, tsaka natin itornilyo yung lock nyan, stopper. Ayan. Ayan, pag bumao na yan, hindi na yan atras. Ayan, nakalak na yun sa loob. Higpitan din natin yung kinabit natin na lock na yan, pero danda, alalay lang. Diyan yan bumabangga na. Diyan yan yung banggaan niya para hindi siya lalabas. Ito yung ano, ito yung pangalawang piston niya. Ito yung pinakalikod, yung tinutulag na ng pusrad dun sa pusrad ng booster, brake booster. Basahin din natin ang brake fluid to bago natin ipasok. Niliha lang natin ang ano yan. Niliha ko lang yan ng 1,000 na liha para kuminis lang yung loob. Matanggal yung mga dumi-dumi. Kabit na lang ano, kabit ko na yung lock dyan. Yan yung magtutulak dun sa pangalawang unang piston na pinasok natin. Ayan, yung rubber cup niya naman yan, parehong nakapaharap doon sa dulo ng pan brake master. Ito yung circlip lock niya. Ayan. Ayan yung pinaka-stopper naman dito sa piston na pangalawa rito sa likod. Tapos, i-testing din natin, baka mamaya stock up. Ayan, higpitan natin to, alalay lang itong higpit nito.
Ayan. Ayan na. Ayan, kakabit na natin ito dun sa brake booster. Ayan, ito. Kakabit na natin sa brake booster. May apat na tornilyo yan. Apat na nut. Saka dalawang bolt. May dalawang bolt yan sa may bracket. Yung paangat. Paangat yung tornilyo. Sa ibabaw. Yung sa ilalim yung ulo. Ayan. Isiksik lang natin. Puso kanter. Brake. Kabit ko na yung nut niya sa ibabaw. Apat yan eh. Apat yung nut. Malalaglag pa. Masigip eh. Ito sa likod, hindi masyado makita ng camera kasi limitado yung space natin. Diyan lang nakapwesto, pero kinakabit ko na itong nut sa likod. Nalalaglag pa eh. Masikip talaga. Puso kanter to eh. Ito yung bracket niya. Nakakunikin dun sa dalawang nut. Tsaka may dalawang bolt dyan. Yung paakyat. Patusok pataas yung dalawang bolt dyan. Ayan, kakabit tayo na yung bolt niya. Yung dalawa na yan. Sa may bracket. Ayan. Dito, tsaka dito sa bracket yan. Bracket niya yan para hindi siya gumalaw. Para steady siya dyan. Ginamitan natin extension kasi malalim. Hirap kasi pag yung kinamay lang, kailangan talaga extension. Ayan, may higit na yung dalawa. Ayan yung dalawang nut sa baba. Ngayon, natutumba pa yung camera natin. Ngayon, gagawin tayo ng hose. Supply hose ng brake fluid galing doon sa reservoir. Talagang masikip. Tamang-tama lang na sisiksik ang daliri. So, habis itong steel tube niya. Ito na yung steel tube niya. Front and rear yan, kaya dalawa siya. Front and rear na gulong yung pinupuntahan yan. Preno sa harap tsaka sa likod. Ayan. Ayan, bibleed tayo dito sa taas.
Mamaya tayo mag-bleed doon sa ilalim, sa bleeder mismo. Bleed tayo. Papalabasin na natin yung hangin dyan para diretso na yung pag bleed tayo. Ayan, bumba bumba tapos steady, tapos pasingawin para lumabas yung hangin. Ayan, okay. Ulit-ulit lang to hanggang sa lumabas yung hangin. Bumba na naman tayo. Pag-bleed natin mamaya, pag napansin natin na wala ng hangin, hindi na sumasagitsit na may bubbles na lumalabas, pwede na natin ilock yan. Kasara na natin para matipisting na. Ayan, meron pa talagang hangin, kaya kailangan pa talaga palabasin yung hangin. Tsaga-tsaga lang talaga pag mag-bleed dito para lumakas yung preno. Kaya lumulubog yung sakit nito. Problema nito, lumulubog yung preno. Di bomba siya. Pag marami ka kasing bomba dito sa preno, titigas siya kasi mawalan siya ng hangin sa booster. Kakapusin siya, kaya titigas yung preno mo. Pag loaded ka, hindi siya hinto. Ayan, bibleed natin to. Ayan. Nadukot ko yung tornilyo dyan. May tornilyo kasi dyan na pwede mo siya dyan i-bleed. Kasi kahit mag-isa ka lang, pwede mo siyang i-bleed. Kasi hindi ka pwede mag-bleed mag-isa dun sa baba. Kasi walang magbubumba ng preno sa taas. Ayan. Mapansin nyo, gatagas siya. Pinapatagas ko yung, pinapalabas ko yung hangin. Malapit-lapit na matapos. Malapit-lapit na maubos yung hangin-hangin niya. Pwede na. Ayan, mataas na siya, hindi masyadong, hindi na siya lubog. Hindi siya masyadong bumabaon. Mag-a-adjust na rin tayo ng sa baba, sisilipin natin yung mga brake shoe niya kung malayo sa brake drum, kailangan adjustin. Adjust tayo ng preno. Ayan o. Ayan, kita niya yan, malayo. Kaya malalim yung preno. Ayan o. Ayan. Layo. Ayan. 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 Nakikita mo yung malayo. Ayan. Yung umiikot, yan yung brake drum. Ayan. Brake drum. Ayan. Naka-steady na yan. Brake shoe yan. Adjust tayo dito. Ayan. Adjust.
ito yung adjuster. Ayan. Ito. Susungkitin mo yan dyan. Adjustin natin yung dito yung butas. Yan. Dyan, yung, dyan natin susungkitin ng flat screw. Yan. Tsaka yung ginawa ko na pang adjust lang na ano lang yan. Leaf spring lang yan na fabricated pang adjust para pandukot yan sa adjuster ng preno. Kaya ito yung problema nito kasi pag binumba mo, meron siyang hagat yung preno pero dahan-dahan siyang bababa tsaka malalim ilang bumba bago siya kumagat. Ayan, habang ina-adjust, isasagad natin ang adjust hanggang tumukod. Tapos ikot-ikotin natin yung gulong kung tumukod na. Pag tumigil yung gulong na yan, ibig sabihin pag hindi mo na maikot, ibig sabihin tukod na yung preno niya, yung brake shoe. Ngayon, i-release natin ulit ng dahan-dahan yan mamaya pag tumukod na, para matansya natin yung layo nung brake shoe sa brake drum. Para kunting pag-apak ng preno, kakagat ka agad, hindi siya malalim yung pagkaapak ng preno bago kumagat, kumapit yung preno. Medyo mahirap talaga to, no? Medyo ano, talagang dudukutin mo talaga yung adjuster dito. Hanggang malayo yan, no? Ayan, adjust na natin. Tingnan natin ulit, silipin natin yan, ha? Butas kanina. Hindi na maikot. Nakatukod yan. I-release natin. Dahan-dahan ko na to. Nire-release ko na dahan-dahan. Tapos ikot. Saan siya maluwan. Tsaka yun. Tigil tayo ng adjust. Hindi lang makita sa camera na sinusungkit natin kasi napakasikip sa ilalim ng truck yun. Pag hindi mo na sabay-sabayan yung pag-adjust, itukod mo muna yung adjust niya, yung brake shoe na mamreno siya, saka mo siya i-release dahan-dahan. Ikutin mo ganito. Okay. Silipin natin butas. Kanina malaki yun. Ayan, dikit na. Ayan. Ayan, kunti na lang yung pagkita ng umiikot saka yung nakatigil. Ayan, okay na yan. Check up na lang natin yung sa likod. Kasi doon sa kabila, tapos na rin doon. Okay. Yung sa likod. Ayan, malapit lang siya. Yung sa taas. Thank you.
sa kabila. Okay naman. Okay, testing na lang natin. Ito yung master niya. Pinakita natin kanina. Ayan. Start na natin. Biyahin na natin 'to.